Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Marami mang mga naging kontrobersiya at issue ang lumabas, matagumpay pa ding naidaos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang ikatlong State of the Nation Address o SONA noong nakaraang Lunes. Muli, inilahad ng Pangulong kalagayan ng ating bansa sa lahat ng aspeto, kanyang mga natapos na proyekto at ang kanyang plano sa mga darating pang buwan. Talaga namang ramdam ng bawat nanonood ang mensahe na naisipahatid ng presidente sa kanyang talumpati. Straight to the point, may sinseridad sa kapakanan ng taong bayan at walang halong pambubola. Inilatag ng Pangulo ang kanyang mga bagong proyekto, patakaran at plano. Subalit mas napuno ng sigawan at palakpakan ng plenaryo ng sambitin ni PBBM ang mga salitang effective today, all POGOs are banned. Umaagaw sa trabaho ng Philippine National Police at iba pang ahensya ng pamahalaan ng problema sa Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Sa halip na ang matutukan ng PNP ay ang mga nangyayaring krimen sa maraming sulok ng bansa, itong mga illegal POGO workers ang kanilang nagiging prioridad sa ngayon. Hindi lamang sa Metro Manila nagkakaroon ng krimen sangkot ang illegal POGO, kundi sa mga probinsya din. Mula na mag-operate ang POGO sa bansa noong 2017, marami ng krimen na kinabibilangan ng pagpatay, kidnapping, human trafficking, crypto scam, money laundering, prostitution at iba pang nagaganap. Bukod sa krimen, hindi nagbabayad ng buwis ang mga POGOs kaya walang naitutulong sa pagbangon ng ekonomiya ng bansa. Maraming mambabatas ang pabor, nabuwagin na ang POGO sapagkat ayon sa kanila, walang pakinabang dito kundi ang pagdami lamang ng krimen. 10 senador ang nagpahayag na dapat nang buwagin ang POGOs. Ganun man, nananatili pa rin ang posisyon ng pamahalaan na huwag itigil ang POGOs. Sabi minsan ni President Bongbong Marcos Jr., wala pa raw siyang nakikitang magandang dahilan para ipatigil ang POGOs. Mula sa pagdagsa ng mga Chino hanggang sa paglalagay ng mga kung ano-anong mga imahe o larawan na hindi maunawa ng mga Pilipino dahil nakasulat ito sa ibang wika, kapansin-pansin ang mga pagbabagong hatid ng pag-usbong ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa, lalo na sa mga syudad na matatagpuan sa Metro Manila. Bukod sa mga nagmistulang Chinatown na itsura ng mga puo, tila nagkalat din ang mga nasasangkot na empleyado ng POGO sa balita sa tuwing nagiging sanhi sila ng ilang kaguluhan at abala. Noong taong 2016, naglabas ang Philippine
Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ng mga regulasyon ukol sa Pogo upang mabantayan ang pagdami ng mga online gaming pie na kadalasang nagmumula sa bansang China. Dahil sa itinuturing na ilegal sa kanilang bansa ang anumang klase ng sugal, ang tanging solusyon para matugunan pa rin nila ang kagustuhang makapagsugal ay gawin nito sa mga barko o hindi kaya sa ibang mga bansa. At sa pagkakataong ito, Pilipinas ang isa sa mga tumangkilik nito dahil hindi na rin bago ang sigla nito pagdating sa kasino magmula noon. Bagamat wala pang opisyal na bilang ang pamahalaan, hindi lalagpas sa tinatayang 130,000 na dayuhang Chino ang manggagawa ng mga Pogo Hub. Sa marketing, customer service at IT support sila karaniwang nagtatrabaho dahil pinagtutuon na nito ang online gambling sites. Nakatutulong ang ganitong hakbang sa paglago ng ekonomiya lalo na at nagbukas ito ng pagkakataon sa mga negosyante para mamuhunan sa Pilipinas. May pangako rin ang buwis na makukuha mula sa sistema ng junket kung saan nag-aalok sila ng package tulad ng sugal, turismo at minsan pati na rin prostitusyon upang higit pang makahatak ng mga manlalaro. Sa pagdami ng mga manlalaro, nabibigyan din ng buhay ang turismo sa Pilipinas. Sa kabila ng panawagan ng China na itigil ang operasyon ng Pogo sa bansa noong Agosto ng nakaraang taon, pinaglaban pa rin ang mga ito ng PAGCOR dahil sa mga benepisyong pang-ekonomiya umano na nakukuha mula rito. Ang patuloy na pagsibol ng Pogo Hub sa bansa ay maaaring maging daan upang makilala ang Pilipinas bilang pangunahing online gambling site sa buong Asya. Subalit sa pagkakataong ito, Pangulo na mismo ang nag-utos na iban ang Pogo sa ating bansa. Tama lang ang desisyong ito para mapanatiling ligtas ang ating mga komunidad at ang ating bansa. Lalo pat napapabalita ang pagdating ng mga dayuhan na nagtataglay ng mga questionable o peking dokumento. Winelcome ni Finance Secretary Ralph Recto ang desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na iba ng operasyon ng Pogo sa bansa. Mababatid na inirekomenda ni Recto sa Presidente na ang pagbabawal ng Pogo operation sa bansa ay hindi sobrang makakaapekto sa ekonomiya ng Pilipinas dahil sa social costs at reputation risk. Samantala, ipinag-utos na rin ni Pangulong Marcos sa DOLE na tulungan ang mga displaced Filipino workers kasunod ng naturang ban. Kaugnay nito, tiniyak ng Department of Finance ang pakikipag-ugnayan sa DOLE upang masiguro ang reskilling at upskilling sa mga manggagawa. Subalit ang higit na pinaka-apektado sa pagban ng Pangulo ng mga Pogo sa ating bansa ay ang mga negosyanteng Chinese at ang mga Chinese nationals na naninirahan at nagtatrabaho dito sa Pilipinas. Ano nga kaya ang kanilang naging reaksyon? Ayon sa naging opisyal na pahayag ng China noong 25 ng Hulyo, malugod nilang tinanggap ang kautusan ng ating Pangulo na ipagbawal ang Philippine Offshore Gaming Operator o Pogo sa bansa. Sa isang pahayag, sinabi ng Chinese Embassy to the Philippines na naniniwala silang tutugon ng desisyon ni PBBM sa panawagan ng mga Pilipino at nagsisilbing benepisyo sa parehong bansa. Muling binigyan din ng China na handa silang ipagpatuloy ang matibay na kooperasyon sa pagpapatupad ng batas kasama ang Pilipinas upang mas masiguro ang kaligtasan at kapakanan ng mga mamamayan. Nagpahayag ng suporta ang Chinese Embassy sa naging desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipagbawal na ang Philippine Offshore Gaming Operator o Pogo sa bansa dahil sa pagkakasangkot ng mga ito sa iba't ibang illegal na aktibidad tulad ng scam at human trafficking. Binanggit din ng Chinese Embassy na mahigpit na ipinagbabawal sa kanilang bansa ang lahat ng uri ng sugal at hinigpitan din ang mga Chinese nationals na sangkot sa overseas gambling businesses gaya ng Pogo. Sa kanyang kautusan, binigyan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR hanggang katapusan ng 2024 para ipatigil ang operasyon ng mga Pogo habang pinagtulungan naman ng Department of Labor and Employment o DOLE ang mga Pilipinong mawawalan ng trabaho. Noong Lunes, sa kanyang ikatlong State of the Nation Address o SONA, inilahad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kasalukuyang estado ng bansa sa isang kapaligirang puno ng tensyon at suliranin. Ang SONA na ito ay hindi tulad ng iba. Ito ay una sa lahat ng ito ay ang kauna-unahang SONA matapos ang pagbagsak ng UNITIM. Ang political alliance na pinangunahan ng mga Marcos at Duterte na nagkaroon ng malaking epekto sa kanilang kapangyarihan. Pangalawa, ang okasyong ito ay naganap isang taon bago ang midterm elections na itinuturing ng marami bilang isang referendum sa pamamahala ng kasalukuyang Pangulo. Pangatlo, ang SONA na ito ay hindi lamang nagsilbing midterm assessment ng administrasyon, kundi nagsilbing babala sa mapanganib na banta ng pagbabalik ng mga Duterte sa pinakamataas na antas ng kapangyarihan. Mahalagang isaalang-alang din ang konteksto ng pangatlong SONA ni BBM. Ilang oras ang kanyang ulat sa bayan, lumabas ang balita tungkol sa isang bagong kasunduan sa pagitan ng China at ng Department of Foreign Affairs o DFA ng Pilipinas ukol sa resupply mission sa Yongin Shoal.
Ang kasunduang ito ay nagdulot ng pagdududa at pag-alala, lalo na dahil sa kakulangan ng transparency na tila lumalabag sa mga prinsipyong dapat ay isinasapuso ng pamahalaan. Kasabay nito, kumalat ang mga deepfake video na nagpapakita di umano kay BBM na gumagamit ng ilegal na droga. Sa unang issue, nilantad nito ang lawak ng pinsala dulot ng taksil na foreign policy ng nakaraang administrasyon. Sa usapin naman ng fake video, ipinapakita nito ang lalim ng alitan sa pagitan ng mga Marcoses at Duterte, pati na rin ang desperasyon ng mga Duterte na i-destabilize ang kasalukuyang pamahalaan, isang senaryong maaaring magdulot ng malalim na krisis sa bansa.